I am a Millionaires Club member of Empowered Consumerism, isa rin sa mga binago ang buhay ng negosyong to. And nasabi nga, I'm a registered nurse by profession, right now a registered networker, and one of the Easy Top 500 Global Ambassador Prime Car Achiever Travel Qualifier. So, ngayon, actually, ang hobby ko, or I'm a fashion enthusiast. Yeah, mahilig po akong pumorma. And mamaya, ikakwento ko sa inyo yung transition ko. Siyempre, nung mga nagsisimula pa lang tayo. Pero for now, ito yung mga pag-uusapan po natin. Okay? So, I chose a very beautiful quote about dressing up. So, the way we dress affects the way we think, the way we feel, the way we act, and the way others react to us. Ibig sabihin pala, sa pananamit natin, nakaka-impluensya tayo ng mga tao na sa paligid natin kung paano nila tayo itrato. Okay? And kung paano yung nararamdaman natin. For example, pagising mo sa umaga or pag natutulog ka, di ba, nakapajama tayo. Pagising mo sa umaga, yung pa rin yung pajama mo until the whole day, yan yung ginagamit mong work clothes. Ano yung mapipil mo? Ano yung energy na binibigay ng damit na yun? O, di ba? Inaantok ka. Yes, energy. May energy po yung clothes na sinusuot natin. So, be very careful when choosing one. Okay? Depende sa chores na gagawin mo. And kung gusto mong humataw at kung gusto mong mag-leave ng impression, syempre mag-power dress ka. Okay? And syempre, kung paano ka rin respetuhin ng tao, tumitingin sila sa pananamit. Diba? So later on, we will discuss how to dress appropriately. Okay, discuss natin most of the time naman po kasi, diba, most of the time we are in front of the camera doing online marketing and sa Zoom po. So eto yung mga kung paano tayo mananamit every time we face the camera or every time we have face-to-face ng prospects na lang. Or let's say, for example, business presentation, may meeting ka, ito yung magandang pananamit. Okay? This is called the smart casual attire. So, I compiled some pictures na mga favorite kong mga look ng ating mga mentors or coaches. Dito si Mentor Tanya, di ba, naka-puff sleeves lang siya na yellow, naka-tweed skirt, diba? And si Mentor Merlit, si Boss Mom, yan, naka-blazer siya, tapos ang ganda ng ano. Yun nga lang, huwag ka mag-shade sa Zoom. Huwag ka mag-shade sa. Hindi necessary. So, eto naman si Mentor Kim, naka-t-shirt sa loob, maganda yung t-shirt niya, pero naka-blazer siya. So, yan, tinatawag na smart casual attire. Ano pa? Eto. So, sa Zoom meeting, pwede rin naman, if you have a hoodie, pero make it sure na meron ka pong pinopromote, like your team, your campaign. Like for example, dito si Dr. Ed Cabantog, yung picture sa left. Suot niya yung hoodie ng Orbis Victus, yung one time na kamiting namin siya sa Zoo. So, kung wala namang nakaprint na anything na associated sa business natin, yung hoodie mo, huwag mo na lang din isuot. Kasi masyadong informal or hindi lang. Kumbaga, hindi siya professional tingnan. Okay? Pwede ka rin magsuot ng t-shirt, pero make it sure na branded naman yan. Okay? Make it sure na branded naman yan at maganda sa restrained ng camera. And anything with collar. Okay? So, next naman. Ito naman yung mga don'ts. Okay? Iwasan po natin to. At nako, pag may nakita ako sa inyo na nakasuot ng ganito sa Zoom or sa personal. Okay, number one, not good fitting plain t-shirt. So for example na lang, na pag lumaan, ewan ko kung dati kang malaki, tapos pumayat ka, tapos yung maring yung sinusuot mong mga damit, napaka-loose. Ano pa, yung sobrang sikip naman na damit na pinagpipilitan mo, na small ka pero large ka pala. Di ba? Hindi maganda tingnan, di ba? Dapat yung saktong-sakto lang sa iyong size. Ano pa? Faded and worn out shirt. So for example, puti, tapos nag-yellow na. Mancha-mancha pa.
Or yung black mo, may mga tapon-tapon pa ng zone rocks ng bleach, di ba? Or may mga himulmul pa. O, palitan mo na yan. Or huwag mo nang ano, pambahay na lang yan. Huwag nang pakita sa Zoom o kaya sa prospect. Okay, ano pa? Crumpled clothes. Ibig sabihin, gusot-gusot. Yung kung tipong na suot mo yung damit, gusto mo magpahabol sa plancha. O, di ba? Hindi siya magandang tingnan. Kahit anong ganda ng damit mo, pero kung hindi yan nakaplancha or gusot-gusot, hindi pa rin yan presentable yung tingnan. Okay? Ano pa? Photo avoid Zoom meeting. Ito, number one na nakikita ko, yung sleepwear or pambahay. Okay? Please lang, when you are in front of someone, hindi maganda na nakasuot kang PJs. O, di ba? Naka-90s ka pa. Meron ka pang tabing na towel sa ulo. Di ba? So, next. Okay? Are you learning? Okay? Time, I'm learning if nakakasunod ka. Okay, moving on to our next topic. Now is finding your style. Meron akong babasahin dito. Style is a way to say who you are without having to speak. First impression always lasts. O kahit wala daw sani-sanita, pag nakita ka first time ng isang tao, titignan ka niyan mula ulo hanggang paa. Tama? Kasi pag na-meet naman tayo ng tao, hindi naman makikilala agad yung personality mo. Hindi naman makikita yung character mo. Tama? I-judge kanila on how you look. So be very careful when making your first impression. It will always leave a mark. So, eto na tayo. So, paano ba yung pagko-combine-combine na mga kulay-kulay na yan? So, I compiled also the classic color combinations na pwede nating i-mix and match sa wardrobe natin na babagay sa karamihan. Okay? So, these are walang palya. Pag sinuot mo to, mukha kang elegante, mukha kang sophisticated. Pag kinolor combine mo to, yung mga kulay na to. Okay? So, starting off with black and white. Ayan. Favorite namin to mag-asawa yung black and white na yan. Kasi every time nagmi-meeting kami sa grupo, it's either black, it's either white. So, sabi ko, yung wardrobe namin, puro black and white na halos. So, maganda yung tingnan. Okay? So, kung ikaw naman hindi ka mahilig sa color black, masyadong na na-darken ka sa kulay na yan, you can choose naman navy blue and white. Yung navy blue yan yung parang darker shade ng blue. Diba? Ayan yung kay Mentor OJ Chua. Diba? Yung nandun siya sa Balisin Island. And next naman, pwede mo screenshot para meron ka namang idea kung paano mag-combine ng mga kulay sa ating wardrobe. Next. Eto, sa left, yung white cream or tan na combination. So, eto, one of my favorite din. Napapansin ko lang na mukhang malinis tignan kapag naka-gantong combination. Diba? Yan yung sinuot ko nung nagpasyal kami sa Italy, sa Rome. Hinaya ko si Audrey Hepburn. Yun sa, alam mo ko yung movie, pero sikat na movie. Ganyan yung look niya. Pero sobrang classic na classic tignan. O, diba? And next is, eto, example naman, camel and black. Yan yung color brown na. Yung camel, yung parang color ng camel. O, sa desierto. Tapos black color. So maganda rin tignan sa guys. Mukhang astigin. Sa girls din, lalo na pag autumn. O, pag magta-travel kayo sa ibang bansa, ganyan yung color palette nila. Camel and black. Diba? So, next naman, ito, light blue and tan. Maganda pala itong color combination na ito na, for example, meron kang kupas na maong, faded jeans. O, huwag ka naman magsuot ng sobrang sira-sirang maong pants or jeans kung iminit kang prospect. So, doon lang tayo sa faded. And then, meron kang pang taas na beige or tan color, tapos white. Diba? Ang gandang tingnan. Eleganteng-elegante. And ito naman, sa guys, so meron ako dito sa right picture, hindi yan taga-project ha, baka hanapin yan dito sa project height. Light blue and navy blue.
So it goes together well. Parang monochromatic color siya. Pero lighter and darker combination. Okay, moving on to the next. We have army green and black. Yan, classic din yan. Maganda rin yan. And yung mga mahilig magpula, katulad ng suot ko ngayon, it's maroon. So, ang bagay pala dito is red. Pag red, beige, or tan, or maroon. Ayan. Diba? Actually, ayan, yun yung klase ng red. Ito yung klase ng red pag maroon. Ito yung klase ng red sa mga maganda sa mga morena at moreno. O, diba? Yung mga hindi sobrang striking na red. Yung mapusyaw ba? Okay, next naman. All gray. All gray pero iba't ibang shade. May light, may dark na pinag-combine-combine. Ito kay Mentor Kim naman. Gusto ko yung look niya dito na naka-camouflage blazer siya na gray. Tapos naka-black siya sa loob. Naka-gray na pants. And o, diba? Tingnan nyo, naka-LV na sneakers pa. Anong say nyo? And next naman, we have the red and black, which is a powerful color. Kung gusto mong mag-leave talaga ng impression, mag-red ka and black. Ito, sinuot ng mga leaders natin dito sa Project High, one of our leaders, na nag-meeting sila, yan yung suot nila. Ang ganda din nilang tingnan. O, di ba? And next, we have what we call the monochromatic color, like what I've said. So, pwede ka mag-all white, mag-all black, di ba maganda? O, di ba yung mga mukhang model na, model-model lang ka lang sa labas. Tapos, ang technique dito, kapag naka-monochromatic color ka, like say for example, naka-all white ka, lalaruin mo sa texture ng damit mo. So for example, lace top yung white mo, tapos yung baba mo, slacks na white, kumbaga sa texture, para meron siyang pagkakaiba. May contrast pa rin siya. Like dito, dun sa black, naka, para siyang naka-satin ba yan na pants or slacks, di ba? Tapos sa taas, naka-matte. Tapos yung black blazer niya, hindi ganun ka-black, di ba? Ganda tingnan. And ito rin yung sinasabi ko, yung navy blue and light blue. Ganda tingnan sa guys. Okay. So next, dito muna tayo. Ano yung pinaka-favorite yung classic color combination? Let me know kung nakikinig. At ano yung pinaka-favorite yung i-mix and match na tingin yung bagay-bagay sa inyo? Comment below. Di ba? Yan, di ba? Nakikita ko kung comment sila. Black and white, navy blue. Tapos yung iba naman, red and black. Yan, di ba? Walang palya yan pag kinumbay niya talaga. Elevate na elevate ang look ninyo. Okay, next. How to color combine. Ito naman sa mga taong mahilig sa kulay. I cannot blame you for that. Kasi nga naman, life is too short and too boring to wear the same colors every day. Tama? And I know for sure, marami dito sa project na ganyan din manamit. So, tuturuan ko naman kayo kung paano pa-partneran yung mga damit nyo. Na mga, let's say for example, may matingkad kang damit tapos hindi mo alam saan mo iteterno. Okay. I-introduce ko po kayo sa ating color wheel. Makikita nyo yan sa Google. Pag tinype nyo, we have color wheel. Ngayon, we have techniques kung paano nyo ipa-partner yung color. So, dito tayo sa upper right. Ayan, this is what you call the complementary color. Yung colors of the color wheel na opposite side with each other. So for example, yung damit na, or let's say, pilian na lang natin yung color red. Meron kang color red na damit or blazer. Tapos, partner pala siya sa color green. Diba? Red and green is complementary colors. Ano pa? Orange and blue. Ayan yung part yung sample natin dito sa picture. Ano pa? We have what you call dito sa lower right naman, the analogous color. So, ito yung mga kulay na magkatabi sa color wheel. So, for example, itong orange, okay, ang katabi niya is yellow. So, okay din siyang i-combine. Or si red, kukombine mo kay fuchsia pink. Magkatabi yan sa color wheel. So actually, uso to ngayon, yung color blocking. Makikita nyo sa fashion magazines, sa online.
sa mga vlog ng mga fashion vlogger, makikita niyo yan na ganyan yung mga suot nila ngayon. 2022. And ito naman yung next, yung triad colors. So if you would make a triangle, yan yung mga color na complementary sa isa't isa. And may rule po tayo, ha? May rule tayo na do not wear more than 4 colors na sobrang titingkad. Okay? Wear just at least 2 na, 2 na matingkad na kulay, tapos yung isa medyo muted or classic or neutral para naman balance yung look mo. Hindi masakit tignan sa mata. Okay? So, are you learning? Okay. So, dito naman tayo sa next. Okay? May assignment ako sa inyo ngayon. You should know your skin tone. Bakit? Mamaya sasabihin ko kung bakit natin kailangan malaman. Pero for now, I will teach you paano makita kung cool, warm, or neutral skin tone ka. Okay? Tignan mo yung wrist mo. Okay? Mas accurate to kung sa sunlight mo siya titignan sa daytime. Okay? Wag lang sa ilaw sa indoor. Hindi siya accurate. So, if yung veins na makikita mo sa iyo under the wrist is color blue or violet, so you are on the cooler skin tone. Okay? If ang nakikita mo naman sa ilalim ng wrist mo, yung veins, is color green, o green lang, nakikita mo, maugat-ugat. So, you have a warm skin tone. Ngayon, kung dalawa naman yung nakukita mong color, it's either blue or violet or green, mix yan, you are on the neutral skin tone. Ngayon, folks, bakit naman tinanong niyo or bakit niyo tinuturo sa akin kung bakit kailangan malaman yung skin tone ko? O, nandito naman tayo. Okay? So, this is what you call finding the right color palette for your skin tone. Yan. Kasi, napapansin nyo ba na meron may mga kulay na sinusuot tayo na parang minsan, for example, ako, morena ako. May sinusuot tayong kulay na mas mukha ako na nangingitim, namumutla ako, di ba? Parang nawawash out yung kulay ko. So, eto, by analyzing your skin tone, makakapili ka ng mga tamang color para sa'yo na kung ano yung dapat mong isuot. For me, example na lang, ako, I'm on the warmer skin tone. So, yan yung mga kulay na binibili ko or sinashopping ko ng mga wardrobe. Diba? Yung mga salmon pink, yung mga beige, yung mga tan, yung mga brownish color, warmer colors. Doon ako nag-lean towards. Okay? Yung mga saturated colors. So, ikaw ngayon, since alam mo na yung skin tone mo, mas madali na makapili ng damit. Diba? Like, for example nga, yung red. Like, yan, sa neutral, yung red na bagay sa kanila, yung sobrang tingkad. Yan, angat yung kulay nila dyan. Pero pag sinuot ko yan, mukha akong nangingitim. Diba? So, ang bagay na red pala sa akin, yung medyo saturated or yung maroon. Or yung scarlet red. Diba? So, next naman, yan, katulad dito, may sample akong kinuha. So, yan yung babae, warm skin tone siya. Tapos, eto yung mga kulay na nag-work sa kanya. Diba? Nakasmile nga siya. So, ang technique dyan, every time na mamimili ka sa mall or sa labas, ipapat, kahit di mo namang isukat eh, pero patong mo lang, pag nag-brighten up yung color mo, yung face mo, dun sa kulay na yon, most likely, bagay sa yung color na yon. Diba? Titingnan niyo muna. And, now, I will teach you the power of color. As I told you before, sabi ko nga, our clothes have energy. Every time na sinusuot natin yon, para may influence din yung emotions natin, yung vibes natin. So, dito, papakita ko sa inyo, or dito nakalagay, kung ano yung energy na sinisimbolize ng color na yun every time na sinusuot mo siya. So, like for example, yung red, it is energizing and stimulating. Diba? Gusto mong uminit. You're hot. O, diba? Parang ganun yung impression niya. And yung red, once na isuot mo yan,
Sobrang ano yun, parang power kasi. Yung it signifies power. Orange is friendly and fun. Kung gusto mo maging mag-appear and approachable. Yellow is energetic and youthful. Oh, kung gusto mong bumata ang inyong tsura. Glowing. Green is reassuring. Trust. Blue makes us feel calm, calm and trusting and trustworthy. O parang BDO lang, di ba, blue? So, ano ba yung tagline ng BDO? We find ways, pero hindi. Parang kumbaga sa mga banko, mostly ang kinagamit nilang colors is blue. To signify trust. Para pagkatiwalaan sila. Violet is creative and spiritual. White is pure and clean. Black is mysterious and powerful. O, diba? Sophisticated. Brown is down to earth and approachable. Ano yung mga kulay na ganyan? So, are you learning, guys? Okay. So, I know you're learning. So, let's go to the next naman. I'll tell you the visual harmony. Ito naman yung pag-mix and match ng mga prints. So, ganito. Hindi lang naman kulay mini-mix and match eh. Pati yung mga print. May mga nakita ako dito sa community natin na sobrang hilig magsuot ng print. Water break muna tayo. Eto. So, tingin tayo dito sa left picture. Yung pants niya, printed na. Tapos pinarter niya sa printed na sweater. Tapos yung scarf niya, printed ulit. Pag tinignan mo siya overall, parang masakit siya sa mata tingnan. Sobrang busy ng patterns. Tama? So sabi nga ang rule, don't pile multiple prints, give the eye break. So kung printed yung scarf mo, tapos yung sweater mo, dapat yung banggit na mo is plain lang. Then saka pwede ka mag-printed. Or dito sa kanan, ang ginawa naman niya, printed yung bottom niya, tapos plain lang yung pang taas. O, diba? So that's how you combine prints and basics. Okay? So are you learning? So next is proportions. Nagtataka ba kayo? Na kapag may certain na damit tayong sinusuot, may times na wow, parang ang sexy ko dito. Pero pag minsan na may nasusuot kang maling damit, parang ang taba-taba ako tingnan. Diba? Parang ang liit ko tignan. Pero pag may tamang damit kang isusuot, style ng damit, parang yung 5'1 nagiging mukhang 5'6. O, di ba? And nalalaro pa lang yan sa proportion. So, you need to know your kanina skin tone. Eto naman, need to know your body type. Sa girls, we have 5 body types. So, eto yung apple or circular body type, yung nasa left. Hourglass figure, yun yung mga Coca-Cola body. Oo, di ba? Yung the small and the big places are on the right places. Ito naman yung inverted triangle. And we have the pear shape, yung mga mababalaka, yung mga malalaki, yung mga hita, di ba? Lower extremities. And we have what you call the rectangular, yun yung mga athletic type. Or athletic build. So ngayon, you need to analyze kasi syempre ikaw yung nakakaalam ng katawan mo. Pag sinerch mo yun sa Google at pag nalaman mo yung body type mo, malalaman mo yung tamang style ng pananamit para sa'yo. For example, ako, I'm a petite pear shape. So may mga certain types ng pantalon. Like for example, slim fit, hindi pala bagay sa akin kasi mas na-emphasize niya yung malalaki kong hita at saka balakang. So, nagmumukha akong mas maliit. Diba? Ang bagay sa akin, yung mga straight cut, tapos yung mga wide leg, ganyan. Tapos yung structured lang na pang taas na ma-accentuate yung bewang, mga ganon. Or sa rectangular, dapat pala lagi mong i-accentuate yung waistline mo. Diba? Magsusuot ka lagi ng belt kasi kailangan mo magkaroon ng korte. Sa mga circular, mga apple body shape naman, yung mga bilugan, mas maganda pala magsuot ng printed or vertical stripes para may illusion na na-elongate yung body mo. Di ba? Hindi ka nagmumukhang bilog na bilog. No, di ba? Are you learning? So, yan yung assignment ko sa inyo. Alamin niyo yung body type ninyo.
Okay? So, baka sabihin naman ng mga guys, o baka pang babae lang yan. Meron naman sa mga guys, o wag naman kayo magtampo. So, we have for the guys, we have the rectangular then on the left, inverted triangle, parang Johnny Bravo body type. We have the trapezoid, yan yung mga hashtag bless, mga sobrang buff. Diba? Yung mga magagandang shoulders, maliliit yung mga tiyan, diba? And well, we have the triangular, yung medyo maliit yung sa shoulder, tapos malaki dito sa lower part. Or we have the oblong body type. Yung isa apple, yung ito naman oblong, diba? So guys, yan, yun yung parang same lang naman, pipiliin nyo kung ano yung body type nyo and select the right clothes for you para mas mukha macho, diba? Mas madadaya nyo yung look nyo. Kung medyo malaki ka, madadaya mo, mukha kang payat, diba? Yung mga payat naman, mas na magiging magiging buff yung itsura na pananamit, diba? So next, okay, yung assignment ko, yan yung hanapin nyo, ano yung body type nyo. So moving on to the next, this is part, syempre, ng ating Fashion 101 is grooming. So syempre, alangan mo naman na ang ganda-ganda mong manamit. O, diba? Ang ganda mong manamit. Pero pagdating sa grooming, palya ka, bagsak ka, or madumi. Ano nga ba yung mga grooming na yan? When you are well-groomed, you feel good about yourself. You naturally convey confidence and a positive attitude. O, ano yung parts of grooming na sinasabi ko? Okay, yung mga sa hair, sa nails, tsaka sa ngipin, sa hininga, ano-ano pa. Okay, let's start with our hair. Okay? Okay na yung pananamit mo. Magaling ka na mag-mix and match ng damit. Dito naman tayo. Kung buhag-hag ang hair mo at gulo-gulo, at napakaganda ng damit. Baliwala din, di ba? So girls, eto naman sa girls, number one is avoid brassy hair. Ano yung brassy hair? Yung mga mahilig magpa-blonde or magpa-kulay. So eventually, ang color pala, nag-fade yan over time. So mas magmumukha siyang orangey or parang kalawang or parang buhok mais, nagalalang. So kailangan, eto yung secret ko, gagamit ka pala ng purple shampoo. Okay, purple shampoo and conditioner para ma-tone yung blonde or ash brown hair mo kung light man yan. Okay, para ma-balance yung color. Or, pwede ka rin namang magpa-retouch. O, diba, sabi ko nga, high maintenance kasi yung mga blonde hair. Makikita mo agad pag tumutubo yung hair, diba, ang sagwa. Pag nandito na yung color, light color, tapos nandito na, hindi na maganda tingnan. So, matalas ka nga lang talaga magpaparetouch like mga 3 to 4 months, ganun. Diba? Ano pa? Avoid going out while your hair is wet. Huwag kang lalabas ng bahay ng basa yung buhok mo. Kasi hindi siya maganda tignan. Etiquette yan, manners yan. Pag may kausap ka, tas basa-basa pa yung buhok mo, parang minadali mo. Parang hindi ka prepared, ganun. Diba? Ano pa? Regular haircut for the boys. Tuwing kayo na nagpapagupit ang lalaki. I think, 3 weeks, di ba? 3 weeks to 1 month. 1 month nga, masyado ng mataga, mahaba na agad yung tubo. And kung long hair naman na guys, at least naka-ponytail man lang siya. Hindi gulo-gulo, di ba? Okay, so next, we have sa nails naman. Okay, avoid long and dirty nails. Kung mahilig ka magpahaba ng kuko. O, tingnan mo yung kuko mo. Okay ba yan? Malinis ba? Ako, hindi ako sanay na pudpud yung kuko. Pero I make it sure na binabrush ko siya. Ayan. Wala akong manicure. Pero at least, di ba? Malinis-linis. And kung mahilig ka na magpa-manicure, kapag naka-nail polish ka at nag-chip off na, nagsira-sira na, patanggal mo na lang lahat kasi hindi maganda na sira-sira na yung nail polish mo, color red pa man din yan. Di ba? Nagaling mo na lang agad. Or, select mo yung nude color na nail polish para kahit man mag-chip siya, hindi siya ganun kahalata. And sino dito yung bato-bato sa langit, ang tamawag magagalit. Sino yung may mahabang hinliliit na kuko na pang sundot? Pang sundot saan? Pulang?
Please lang ha, utang na loob. Okay? Girls, guys. Meron po tayong tinatawag na cotton buds. And syempre, gamit na lang tayo noon. Kaysa naman na nandito yung mga singit-singit, sumisingit yung dumi pag sinusundot mo. At mamaya makikipag-shake hands ka sa kausap mo. Diba? Yeah. Nakita niya, nag-zoom yung mata niya. Diba? Gupit-gupitin mo naman yan. Linis-linisin mo lagi. Okay. Okay. Dito naman tayo sa smile. Oh, sino dito yung nag-revisit ng dentist twice a year? Oh. Malamang hindi kasi yung iba nasa ibang bansa, o oh, 'di ba? Naku, twice pala. Ganun. Yes, twice a year po or every 6 months kailangan tayo nagpapa-cleaning na ipin kasi hindi naman na-reach ng toothbrush or ng flossing, yung mga singit-singit. And imagine, yan yung nagkakos ng mga plaques and mga tooth decay kapag hindi ka regular na nagpupunta. And malamang yung iba dito, nagpupunta lang kapag may masakit, may ipapabunot, di ba? May mga, eto, yung mga naka-dentures, please lang, alam nyo na over time, lumuluwag din yan, naiiba yung size ng gums nyo, yung mold ng gums nyo. So may time na minsan nalalaglag yan, o, di ba? So dapat punta ka na lang sa dentist, pa-adjust mo yan, di ba? And sa mga ano naman, sa mga medyo sungki-sungki yung ipin, alam nyo ba na you should invest in your smile? Kasi yan yung nagko-close ng deal. Sabi nga nila, your smile is the sexiest curve of your body. O, oh, di ba? Pag tinitignan mo yung mukha, bukod sa mata, tinitignan mo yung bibig pag nagsasalita. Di ba? Na pag nakasmile, di ba? Eh, paano na lang kung fill in the blanks yung ipin mo? Kulang-kulang. Palagyan mo naman yan ang buha. Lalo na't kumikita ka. Di ba? You should leave a good impression. Ano pa? Ako, naka-braces ako, ayan, doon nakikita nyo. Kasi naka-braces ako before 5 years ago, yun nga lang nag-move, hindi ako nagsusot ng retainers. So yun, lesson learned. Kailangan pala. So ako, ang concern ko lang naman is to straighten my teeth. Medyo sungki-sungki kasi yung ilalim ng ngipin ko before. Kung napapansin nyo sa mga videos ko. Pero ngayon, okay na siya. Ayan, hinihintay ko na lang yung ano ng dentist. Ayan, naka-ano ko, naka-ceramic braces para hindi masyadong halata. Aesthetic nga. Yung tinatawag. Para hindi ganun ka-metal yung smile ko. Okay, moving on. Sa mga guys naman, okay, yung mga nagpapatubo po ng balbas, kung nasa Middle East ka at nagtatrabaho, okay lang yan. Kasi I understand na kailangan nyo magpatubo ng facial hair. Pero kung nandito ka lang naman sa Pilipinas at negosyante ka, entrepreneur ka na, networker ka pa, please lang learn how to shave. Kasi mas malinis din na pag nakashave. O, diba? Alam nga, magpahaba ka, mukha kang ermitan. May mga dandruff-dandruff pa. May mga ganun, diba? Mga lang sa masabit dyan. So, mas maganda na isi-shave na lang. Okay? So, next naman, grooming for the skin. Okay, how to have good skin? Actually, ito, problem ko rin talaga to. Yung skin ko before, sa sobrang hataw, sobrang puyat, alam mo yun? Alam mo yan? Pag online marketing ka, mga time ng mga kausap namin, OFW, baliktad ng oras dito. So, nagagalit yung skin ko, nag-break out. Pero you can minimize naman your breakout when you hydrate. Okay, yan. Drink your water. Yes, kasi alam niyo ba kung dehydrated kayo, mas mag-age kayo, mas mabilis. Tapos, dyan naglalabas yung mga skin impurities. So, umulit ako ha. And, next. Moisturize. Dito moisturize kahit oily skin ka pa, may tamang moisturizer dyan. Kasi pag hindi ka nag-moisturize ng tama,
mas lalong nagagalit yung mga pores, yung mga oil glands natin, di ba? Ano pa? Wear sunscreen. Ano yung sunscreen? Hindi lang sinusuot ang sunscreen pag naliligo lang sa dagat or yung lumalabas. Ako, nagsusuot din ako ng sunscreen kahit nasa bahay ako kasi meron yung ano, sunlight pa rin na pumapasok sa bintana. Alam niyo ba yon? Yung sunscreen, yan yung lighter version. May sunblock, yun yung sa beach, yung waterproof. Pero yung sunscreen, yan yung dapat everyday. Yan, di nawawala sa akin. Kasi may study na kapag ikaw hindi ka nagme-maintain ng sunscreen at a very young age, mas nag-i-age yung skin. Parang ano, parang prutas na lang. Yung prutas, yung grapes. Okay, yung grapes na pag iniwan mo sa araw, mawawala yung water content kasi nabilad siya ng husto, tapos nagkukulukulubot. So, ganun din yung skin natin. So, we need to protect. Okay? Kung ayaw mo ng wrinkles, introduce yourself with sunscreen every day. Di ba? Okay, next is having a facial once in a while. So, once in a while, nadidecongest kasi yung mga pores natin, lalo na kung nagme-makeup ka. Or sa mga guys naman, syempre polluted yung surroundings natin, yung environment natin. Nai-stuck yan sa pores natin. Hindi naman natatanggal ng facial wash lang yan. So, having a facial with a professional. Okay? Hindi yung sarili mo lang ha. Wag mong tiris-tirisin yan kasi magdadarken yan or lalalim yan. Naku, wag mong gagawin yung kukot-kutin yung sarili mo. Okay? So, dapat professional help. Kasi mura lang naman yung may mga derma dyan, di ba? So, invest. Invest in your skincare. Okay? So, next naman. Okay, the power of makeup. Okay, this is for girls and guys also. Pwede, lalaki. Oh, di ba? May kilala ko, lalaki nagme-makeup. Eh. Hindi naman makeup like sa pambabae. Yung mga basic lang. Pero discuss natin yung mga basic. Okay, unahin natin yung mga lalaki. For men, you have gel or wax sa hair. Di ba? Face powder. Lalo na kung oily ka. Di ba? Kung may kakausapin ng tao at nagbiyahe-biyahe ka pa, tapos na ano ka sa ano, di ba? Pagpapawisan ka, mag-oil up yung face mo. So, alangan mo naman na harap ka sa kausap mo na para kang ano, yung lechon, di ba? Oily-oily pa. So, gamit tayo na oil blotting sheets. Meron yan sa Watson, sa mga beauty stores, oil blotting sheet na kapag pinress mo yun sa skin mo, absorb niya yung oil. Ano pa? Lip balm. Yung walang kulay. Kasi pangit niyong tignan, nakapag-dry yung lips natin. Di ba? Yung mga dapat, mga kissable lips. Yung mga ganyan. No? Di ba? The next naman sa woman is, unang-una, syempre, eto, mas marami tayong mga kailangan eh. Di ba? Kung sa foundation, if you have dry skin, you need to use liquid foundation, yung moisturizing. Or pag oily skin ka, you can use the powder foundation. And pagpipili ka ng tamang shade sa'yo, dapat bibili ka ng merong supervision ng example, di ba sa mga department store, may mga sales lady man nag-assist. I-test mo muna yung product here. Dito, sa jaw. Ngayon, huwag kang pipili ng foundation na sobrang itim or sobrang puti sa skin tone mo. Kasi pag pinatong mo, example, yung sobrang puti, mukha kang espasol, di ba? Parang chimchang su. O, di ba? Pag dark naman, edi parang baliwala yung makeup mo, dumilim yung mukha mo, di ba? So, ano pa? Eyebrow. So, you need to choose. Ito, technique ko. Para hindi ka mukhang Madam Kilay. Okay? Mag-practice makes perfect yan eh. Yung pagkikilay ako, tagal ko rin inaaral. So, you need to have or you need to select 1 to 2 shades lighter than your regular hair color. Like for example, ako dark brown. Ito medyo brownish yung color ng eyebrows ko. Parang mukhang light na. Hindi siya yung sobrang striking na Shin-chan. Kailan namin si Shin-chan yung cartoon. Matapang yung kilay. No, yung Madam Kilay, nagalit na galit yung kilay. Eh, no? Nagmumura yung kilay. Next is eyeshadow. Stick to neutral colors like brown or taupe. Kung hindi ka marunong maglagay ng eyeshadow, we have what you call yung mga eyeshadow pens. Yung para siyang crayon na igaganin mo lang. Smudge mo lang sa kamay. Madali siyang gamitin. Ano pa? Lipstick. Wear nude lipstick if
your eyeshadow is dark or heavy, katulad ko, naka-smoky eye, tas yung lipstick ko hindi ganun katingkad. Pero kung gusto mo magmatingkad na color ng lipstick, mag-light ka lang sa mata. So balance, parang damit lang. Diba? Ano pa, blush and eyeliner. So tip ko po sa mga hindi pa marunong mag-eyeliner, start ka sa color brown. It's the safest color. And tapos practice din talaga, don't overline your eyes. And lalo na kung Asian eyes, yung mahilig mga mag-experiment ng sobrang taas na check eye, cat eye, di ba? Hindi yung bagay sa atin. Yung mga maliliit lang na mga maninipis lang, yung mga pa-cute lang na eyeliner na check eye. Yun yung mga bagay sa atin, di ba? So, moving on. Okay, tapos na tayo sa makeup. Ito naman is accessories. Oh, di ba? So, syempre, okay na yung pananamit, okay na yung grouping mo. Ito, may papakita akong picture sa inyo. Ito, dito si Mommy. Oh, sample lang, naka-plain siya. Naka-plain siyang blazer, naka-plain siyang, naka-all black siya. Wala siya accessory. So, parang napaka-plain. Parang pag nilagyan mo ng onting accessory like earrings, tamang necklace, tapos relo, mas mukhang elegante. Tama? Sino yung mas mukhang businesswoman dyan? Yung wala accessory or meron? Siyempre yung meron. Titignan mo pa kung anong klaseng relo yung suot, di ba? Titignan mo kung naka-diamond, no? O, di ba? Ano pa? Invest in quality pieces. Sa mga lalaki, alam ko kailangan nyo to. Mag-invest kayo sa belt and sa watch. O, di ba? Pwede rin naman sa bag. Most likely kasi yung ibang lalaki hindi mahilig mag-bag eh. Pero maganda rin sa bag. Yung parang sling bag na maliit. Di ba? And, eto na. Okay? Eto yung saying na gusto ko instill sa inyo. Hustle until expensive becomes cheap. Ah, di ba? Sarap pakinggan. Hustle until expensive becomes cheap. Pumataw ka hanggat yung mga brand na ganito, yung mga Prada, Christian Dior, Louis Vuitton, Gucci, Yeezy, Louboutin, Jordans, abot kamay mo na parang ko. So, parang barya na lang sa'yo. Okay? May story akong ikikwento sa inyo, guys. So, sabi ko nga, kikwento ko sa inyo yung pagta-transition namin dito sa network. Nung nag-iumpisa kami, maporma na kami mag-asawa ni Mentor Don. Okay? Yun nga lang, syempre, since nag-uumpisa, medyo budgeted yung aming pambili o pang-shopping. Yung kaya lang ng budget namin that time, nag-uumpisa kami, nag-start kami sa ukay-ukay. Ayan. Yung sa ukay-ukay, ang galing namin mag-haggle. Ang galing namin tumawad. Sa hanapin namin yung lilibutin namin yung lahat. At alam namin kung kailan yung unang bagsakan ng mga new arrivals. Libutin namin, tapos hahanapin namin yung pinakamura na pinakamaganda. Pag nakita nyo kami na, hindi nyo halata. Nasa pagdadala. At ngayon, nag-level up naman tayo. Ngayon, natuto naman tayo bumili sa mga boutiques. Okay? Nag-level up tayo sa mga Green Hills, nakapunta na sa mga Divisoria naman. O, di ba? Dati, pangarap na sa akin, makapag-shopping ako ng worth 5,000 o 10,000 sa Divisoria. Madami na yun, di ba? Ina dito pamilya sa Divisoria. Ako sa Taytay, taga-Taytay pa naman ako. Yung mga bazaar-bazaar, yung mga tahian, dun diretso. O, di ba? Nag-level up naman tayo. Kakabili naman na tayo sa Zara. Yan, sa Lacoste, nakakabili na tayo sa mga Penguin, ano pa, sa mga H&M, Uniqlo. O, tapos level up naman tayo. At hindi ko rin akalain na ganito na yung buhay namin, na every time na nag-visit kami sa boutique, like for example, sa LV, pag gusto mo yung isang bagay, kayang-kaya mo na siyang bilhin. Na dati, first time namin pumasok sa LV compared before, parang ayaw mong humawak, ayaw mong makabasag, di ba? Kasi, ano, yung presyo, like for example, yung bag, aabot ng 100,000, 150,000, 200,000, di ba? Pero dahil sa ganda ng negosyo natin, guys, dahil sa ganda ng sistema natin, lalo na sa Project High, and makikita yun, nyo rin naman yung mga lifestyle na to sa mga mentors natin, hindi lang naman sa amin.
na abot kami talaga yung mga luxury items na to na makita nyo lang talaga sa mga vloggers yung iba, sa mga sikat na artista. And you need to claim this. You need to claim it na you deserve also the best things in life. The luxury. These goods. So ngayon, kung naniniwala ka na kayang-kaya mo rin magkaroon ng ganitong klaseng lifestyle, na mabibili mo yung mga pinaka magaganda at pinaka best items for you. Diba? In your wardrobe. Type mo kung anong gusto mong luxury brand or signature na mabibili mo dito sa business natin. O, type mo na yan. Dami, oh. Gucci, LV, Dior, o, diba? Yeezy. Dami yan. Sa project, ganda yan. Magaan yung sapatos na yan. Favorite ko yan. Okay. So, ngayon, ayan, dineclare mo na sa universe and it's already done. Na-deserve mo talaga yung ganitong klaseng buhay at lifestyle. Bibigay at bibigay yan ng ating business pag nagtuloy-tuloy ka. And I will give you a saying. Okay? Nandito na po tayo sa last part. Self-confidence is the best outfit. Let your personality shine. Okay? Kahit anong suot mong damit, kahit anong ganda ng accessory mo, kahit anong galing mo sa grooming, pero kung wala kang self-confidence, paliwala. Diba? Pero kung kahit anong suot mo, pero kung dalang-dala mo yung sarili mo, confident ka, you will shine and you will make the impression. Okay? So, yun lang po. Ayan. So, tapos na ako sa ating topic for Fashion 101. And I hope na madami po kayong natutunan and pwede nyo nang balik-balikan if you have captured sa screenshot yung mga naturo ko. And I'm very pleased na nandito ako ngayon para magturo sa inyo. Thank you and happy networking to all of us.